condo. At ipapakita ko sa inyo muna yung condo habang makalat pa. Pero mamaya, i-montage ko yan. And si mama ngayon na inayos yung mga damit ko. Mama, say hi. Wow! Inayos yung mga damit-damit ko, ina-arrange ni mama. So, yun yung binigay sa kanya ni Francis na picture. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung kung gaano siya kalaki. Ayan, guys. Ayan yung itsura ng condo. So, ang laki ng sofa. Tapos, yun yung mirror. Pull-out bed to, guys. Nag-arrange na kami. Tapos, syempre, after ilang days, I mean, i-design natin namin nila mamaya. Nalagyan pa namin ng mga feather and carpet dito na. Guys, nakakalimutan ko mag-vlog, pero nandito kami ngayon sa grocery. Ayan, kasi papa nagtatala ng grocery ko. Tapos, kasama ko si mama. Hindi naniniwala sa akin si mama na magluluto ako. Katututo nga ako magluto, mama. Naniniwala ka ba man na kaya ko buhayin ni sarili ko, ma? Hindi. Wala, dependent kasi ako sa kanila talaga. Namin pa kayo mama, bilan niya ako ng mga sibu-sibuyas. Terry, kabahan ka na. Huwag ako natuto magluto. Pinasama ko sa'yo. Eh, so, andoy na kami ngayon sa condo din. So, yun yung mga nagpamili namin. Date na namin kayo pag nandun namin. And guys, ito yung mga pinamili namin. Mga concrete. Hindi, mama. Inaasikasa ni mama. Ayan, paano masasabi mo na mag-isa na akong... Guys, si mama nag-emote talaga. Malungkot si mama kasi naman, tatlo kami ng anak niya pero si ate nasa Dubai. Si Clyde ayaw umuwi dito kasi nag-enjoy si Lilina. Tapos ako nandito na sa QSP. Ako na lang mag-isa sa bahay. Pero lagi kong papapuntahin si mama dito, guys. Ko, di ko naman kaya mabuhay nang wala sila. Room tour na lang ako kapag ano na, naayos ko na or kung ano. Bukas mag-vlog ako ng first day ko na ako lang dito, tapos lulutuan ko yung sarili ko. First day na wala si mama. Aww. Kasi simula na umuwi ako noon to, ano na yan eh. Pagkagising ko talaga, may pagkain na ako, ready na yung pagkain ko sa baba, gano'n. Nuupo na lang ako. Tapos ngayon ako na yung mag-ano sa sarili ko. Hi guys, so ngayon hinika ako sa bathroom. So, ang gagawin natin ngayon is set-up natin yung mga toiletries dito sa CR, ganyan. And guys, so ngayon pa uwi na sila mama. Aww. Nahatid ko lang sila sa baba. Ngayon guys, medyo nagiging-emotional lang ako ngayon kasi first night na ako lang mag-isa. Tapos, nalulungkot ako para kay mama kasi parang nilulugan ko yung posisyon niya ngayon. Kasi tatlo niyang anak wala dun sa bahay. Tapos, wala siyang anak na inaalagaan ngayon. Kaya parang nasaktan ako ng part ni mama. Pero alam ko mama, mapapanood mo to. Alam mo naman na nagpalaki ka ng mga anak na achiever. Palaki ka ng mga anak na gold digger. Mama, alam ko nanonood ka. And papa, alam nyo naman siguro kung ano yung mga ginagawa namin ngayon. Para yun sa inyo dalawa. Para kay Clyde, ganun. At share ko lang din sa inyo guys. Sobrang sarap kapag may tiwala sa yung parents mo talaga. Kasi, kaya mo nang gawin lahat eh. I mean, was it just to make them proud? Sarap sa feeling pag nakuha mo yung tiwala, no? Kasi, ilang years ko rin kasi syempre, tinry ko din yung trust ng parents ko when it comes sa decisions ko in life. Kundo kailangan ko talaga sila sa lahat ng decisions ko. Pero this time kasi, it's part of growing up na rin kasi na it's time na maging independent ako in my own decisions kasi I know sa ganito way, matututo ako. Ganun. And dito ako mag-grow. Message ko kasi din si Papa. Sabi ko, thank you Papa for trusting me. Sabi ko, ganun. Sabi ko, everything that I do, all for them. Sabi ko, ganun. Sabi ko,
yun. Sabi ko, konting ipon pa. Hindi ko na siguro masuspoil lang yung parents ko sa pagkain lang. Then, siguro, mabibigay ko na rin sa kanila yung mga gusto nila. Ganun. Kaya sabi ko, hey papa, malapit ang asabi ko ganun na mabibilang na rin kita ng sasakyan. Ganun. So sabi ni papa sa akin, and, siguro naman, some of you guys napanood na yung video ni papa kung paano si papa bilang tatay. Kasi yun sa TikTok, narinig niyo na rin kung paano maging protective si papa. Dito ako na-touch na we don't want you and your siblings to be hurt. Yeah, kahit katuting lang ng kahit na sino, I will turn the world upside down if it happens. Sabi niyo ganun. Sabi ko kasi sa kanya na I will never fail you. Tapos sabi niyo sa akin, but hence we got your word. Love you and thank you for giving us inspiration and making us proud. Yun. Mama and Papa, I know you're watching this. Gusto ko lang sabihin sa inyo na thank you kasi ganito niyo kami pinalaki. And gusto ko lang din sabihin sa inyo na hindi kayo nag-fail bilang parents namin. Kasi hindi dahil din sa inyo kung hindi niyo rin kami in-inspire, hindi din magiging ganito yung mindset namin sa life. Ganun. Yeah, I love you, Mama and Papa. So, hi guys! Second day ko na dito ngayon sa condo. Tapos, ngayon ako magluluto kasi maaga ako nagising. Kasi may rider na tumawag sa akin sa baba. Baba ko dun, may nakahilirang tatlong bukay. Tapos parang ako sabi ko, ulo! Hi! Ganun ako. Ay, tapos sabi ko, kuya, parang kanina yan. Sa kanya, kanya, parang po kayo sila mag-lesa. Tatlong yan! Ano po mga buto ka? Sabi ko, kanina po galing. Hindi po sinabi yung pangalan ni sabi ko. Pero grabe, sobrang tawa na puso ko. Tapos si Kuya Kurt naman. Kasi mga di alam ko. Yan o. Tapos for sure, dito galing sa Maniligaw dahil yun talaga yung pinakagusto kong gift. Yung makaka-receive ako ng bouquet of flowers. Pero yun, magluto na tayo. Yun, ang sabi ni Mama is, yung amount of water, amount of rice na nilagay ko dito, is yun yung amount of water na nilagay ko dito. So, yun guys, sinawagan ko na si Mama kasi hindi ako sure. Mamahay ka sa vlog. Hello. Tapos, Ma. Ito mo yung tubig. Tapos, lagyan mo ng mineral water yan, ng isang baso. Okay guys, luto na siya. Okay, let's go. Update. Wow! Perfect siya. So ayun guys, for the 8 na tayo. So ayun, gano tayo dito. Mag-isa tayo. But it's okay. Guys, sasagutin ko na yung mga questions na tinatanong niyo sa TikTok. Kasi ang dami nagtatanong talaga sa TikTok, bakit ako nag-condo na, nag-solo na, or bakit ako humiwalay na sa parents ko. Hindi naman totally humiwalay, pero alam mo yun, parang I'm living independently na. Ganun. Main reason is for me to grow. Ayun. Kasi sobrang dependent ko sa parents ko eh. Ganun. And parang hindi ako nag-grow kasi parang alam kong umaasa ako sa kanila. Ganon. So, it is one of my... Parang feeling ko kasi pag nakakuha na ako ng condo, parang achievement na yun for me na kaya ko na pala. Kasi tsaka ano din eh, yung work ko na as a content creator, kailangan ko rin ng space. Ganon, for my live stream, for contents, ganyan. And kailangan ko talaga, yun talaga yung inisip ko, kailangan ko talaga ng own space ko para sa paggawa ng contents. And napakadali lang kumuha ng contents dito kapag, lalo na kapag may kakulab ka. Lalo na kami mga The House of Collab content creators is magkakalapit lang dito kung nasan ako ngayon. Kasi, bawal kami makipag-collab sa iba, diba? Parang kailangan, ano lang, The House of Collab content creators lang. Ganun. So, madali lang gumawa ng contents kapag nandito ka. Kasi pag nasa Las Piñas ako, dulong-dulo ako eh. Tapos parang ang layo ko sa lahat. Ganun. Siyempre, din na mag-grow din ako kasi alam ko sa journey ko dito na mag-isa ako. Alam ko dito ako matututo. Kasi alam ko naman mag-asawa na ako, hindi pa rin ako marunong mag-saing, di ba? So, at least dito sa pag-stay ko, marunong na mag-saing. Natututo akong magluto. Natututo akong, alam mo yun, na
di na ako umaasa sa iba na alam kong pagising ko wala lang magsisilbi sa talaga mag-isa. Kailangan ko paghandaan yung sarili ko, kailangan ko paglaban yung sarili ko, kailangan ko linisin yung sarili ko, ganun nang ako lang. And it's part of growing up din talaga kasi na merong point talaga sa life mo na naisip mo talaga na kailangan mo rin mamuhay mag-isa para may matutunan ka at para may ma-reflect ka rin. Alam mo yun? Kasi ako everyday dito, may na-realize ako, may nag-reflect ako lagi sa life, ganun. And mas nagiging focus ako ngayon sa work ko, sa kung anong dapat kong gawin. Kasi, ala eh, parang dapat kayanin ko ito mag-isa. Wala akong inaasahan ngayon, kundi ako lang. So, ayan guys. Next vlog ko is ang condo tour naman. Dahil yun naman ang inaabangan ninyo lahat. Ayan, sana nagustuhan nyo itong vlog na to. And at some point, na-inspire ko rin kayo. And yun lang naman ang masasabi ko sa mga viewers ko at sa mga supporters ko. Na always keep shining. Yan na yung motto ng isang Selena Bleza. Ako, ang dami ng taong humihila sa akin pababa. Pero ang ginaganti ko sa kanila, nagsishine ako more. Parang alam mo, pinapakita ko sa kanila na mali yung mga sinasabi nila sa akin. Ganun. Mas pinapakita ko sa kanila na parang binababa niyo ako. Kaya angat ko yung sarili ko lang. Ganun. Kaya, yun. Ang masasabi ko lang sa inyo, kung madaming challenges yan sa life, madami tayong pagdadaanan sa life, madaming times na madadapa tayo, pero ang lagi natin gagawin is tumayo. Keep moving forward and keep on shining. And ayan guys, thank you so much for watching this vlog. Abangan nyo pa yung mga susunod kong vlogs. So ayan guys, don't forget to like, share, and comment sa comment section below kung ano yung gusto nyo pang vlog na makita nyo na gawin ko, or kung may suggestion kayong vlog na may kasama ako, comment nyo lang sa baba. So ayan, thank you so much guys for watching. Mag-subscribe kayo bago kayo mag-ano kung kuro. Bye guys!